Hello guys, Kuya Nurnos. Meron nga pala tayong bagong alaga sa ating bukid. Si Puti at saka si Itim. O kaya gatas at kape. Namili na ako ngayon ng yero at saka hagwer para sa gagawing kulungan nila. Kaya gagawan na natin agad sila ng kulungan kasi paparating na ang tag-ulan, kailangan meron na silang maayos na kulungan. Tigil trabaho pa rin tayo sa A-frame kasi busy pa si Insan Roger sa anihan. Kaya kahit mag-isa ako ngayon, solo ko na lang din nagagawin yung kulungan ng kambing. Okay lang kasi kayang-kaya ko naman. Siya nga pala, dalawang babae yan. Baka akala nyo kasi lalaki at babae. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi muna manok yung inuna kong alagaan at kambing yung inuna ko. Ito kasi yung mga dahilan. Kasi yung manok, bukod sa kailangan mo pa rin ng pampato kapag hapon na, ang kambing kasi, bukod sa natural weeder na sila sa bukid, libre lang ang pagkain kasi sari-saring damo lang naman ang ipapakain sa kanila. At saka ang kailangan mo lang naman dyan, masigurado mo na hindi sila na uulanan at saka nabibigyan mo lang sila ng sapat na inumin kapag kahapon na. O kaya bago mo sila ipastol. Karagdagan pa nyan, yung mga pupo kasi ng kambing, ang tawag nila kasi dyan malamig na pataba. Ibig sabihin, pwede na agad siyang gamiting pataba sa pananim natin. Yung iba naman, pagka dakot nila ng pupo ng kambing, binibilad lang nila ng isa o dalawang araw, okay na okay nang gamitin. O diba, parang nalibre na tayo agad ng pataba kasi may mga tanim na tayong pinya at saka iba't ibang gulay. Pero syempre, opinion ko lang naman yun. Ang iba kasi na gusto ring mag into farming, mas inuuna naman ngayon yung manok. Kasi ang dahilan naman nila, kahit daw kailangan mong bumili ng pampatoka sa hapon, optional lang naman daw yun. Kasi since nasa bukid ka naman daw, sari-sari din ang pwedeng kainin ng mga manok pag nasa bukid ka. At saka isa pa, agad-agad daw mabibigyan ka niya ng itlog, lalong-lalo na pagka mature na yung tandang at saka inahin. Ang disadvantage nga lang kasi ng pagmamanok, syempre may mga natural na predator yan. Gaya ng location ko ngayon, at least siguro mga nasa 10 kwak yung nandito na umiikot-ikot. Kaya isa na agad yan sa mga underlying problem na kailangang lutasin. At the only way na para ma-resolve mo yan, syempre gagawa ka pa rin ng kulungan mo. At kapag ka gumawa ka ng kulungan at lagi mong hindi naman nababantayan, so iiwan mo sa kulungan. Kaya ending, puro asa ka lang din sa patoka. Pero syempre, gaya ng manok na may disadvantages, meron din namang disadvantages ang pagkakambing. Gaya na lang sa kagaya ko na wala pang experience. Napaka-crucial na dapat meron tayong kahit man lang konting know-how sa pagpili ng alaga nating kambing. Unang-una, sa experience ko kasi, hindi ko alam na dapat pala pagka pumili ka ng inahin, dapat yung maganda tindig. Tapos, pangalawa, pagka daw sinilip mo yung balahibo niya, hinawakan mo, dapat wala daw sumusunod na balahibo. Ang nangyari kasi, yung kulay itim na kambing kasi, nung napili ko siya, hindi ko naman sinasadya. Pero, yung balahibo niya kasi pag nasisinagan ng araw, parang kumikislap-kislap siya. Isang senyales daw yon sa kambing na medyo maganda or quality daw yung breed niya. So, good daw siya as gamiting pang breeding or sa mga susunod na generation na aalagaan nating kambing. Ang problema naman ngayon, syempre dahil hindi pa natin alam at nagsisimula pa lang tayo, yung kulay puti kasi, kapag nilaro mo kasi yung balahibo niya, para siyang basang sisiw na hindi man lang kumislap yung itsura pag natatapat sa araw. Senyales naman daw yon na hindi siya healthy o poor quality na inahin. Since nabili na natin siya, hindi naman natin siya pwedeng ibalik. So gagawan na lang natin ng paraan. Aalagaan natin siya hanggat kaya natin at saka ibigay natin yung mga nutrients na wala sa kanya na hindi na ibibigay ng damo na kayang ibigay naman sa mga gamot or vitamins na pwede nating i-supplement para gumanda-ganda naman yung pangangatawan niya. Anyway, since may pros and cons naman talaga ang pagmamanok at saka pagkakambing, so iiwan ko na lang sa inyo kung saan kayo mas komportable, di dun na lang kayo, di ba? At eto na nga pala, medyo unti-unti nang nabubuo yung skeleton ng kulungan ng kambing.
Next niyan, maglalagay na ako ng ano, ng yero. Ang ginamit ko nga pala diyan na yero is size 8 ang haba, 8 feet. Ayan lang kasi yung sumakto sa kulungan eh. Ang ginamit ko is limang yero yan, apat sa taas at isa dito sa may harapan niya. Ayan. Ngayon na naikabit ko na siya, yung mga yero, maggagawa naman ako ngayon ng pinakapapag niya. Kung sa Ilocano, ang tawag namin datap. So, ang gagawin ko dyan, na magpuputol ako ng, ano, ng kawayan, tapos hati-hatiin ko sa 8 piraso, tapos i-check ko dyan sa, ilalapat ko dyan sa may, ano, sa may pinakasahig nung, ano, nung kulungan. So ganyan. Ganyan. Bale umabot ata ako diyan ng ano, at least mga more than 30 na ano rin, na piraso din yung inabot niyan. Bali pinipili-pili ko din diyan kung saan diyan yung medyo mas maayos yung pagkakalapat. Kasi may iba na papaluwag, yung iba naman papasikip. So pipiliin mong maigi talaga dyan kung saan yung tamang lapat. Yan. Ngayon ipapako ko na lang siya. Medyo may bakante pa yan sa dulo, ano. Ngayon yan na. Napakuan ko na lahat. Kumpleto na yung pinakadatar niya. Eh tapos tong anak ko naman, sabi niya, nakakatuwang gawing bahay-bahayan, kaya dyan daw muna siya mananghalian ngayong araw. Kaya yan. Nananghalian muna siya dyan. Mukhang sarap na sarap nga siyang kumain eh, kasi ang ulam namin tortang talong. Tapos maya maya pinainom ko ng gatas. Ayun, pagkatapos uminom ng gatas, sarap ng tulog. Ngayon naman, kinaumagahan, tuli ulit ng trabaho. Maglalagay na ako ng haligi sa lahat ng gilid niya. Bale, lahat yung mga nilalagay ko ngayon dyan sa gilid, lahat yan, ano, yan yung mga pamakuan. Kaya inuna naman muna namin ngayon ilagay yan. Farm Connect. Uunahin ko nang gawin itong harap niya. Mayroon niyang distansyang 5 inches. Kasi diyan ko ilalagay yung ano, diyan ilalagay yung mga pagkain nila paghapon. Pwede na lang ilabas yung ulo nila pag kakakain sila. Ngayon naman, dahil marami tayong sobrang bolo, yung bolo na lang yung gagamitin nating ano. Parang wall. Yung bolo, isang variety ng bamboo din na medyo mas manipis kaysa sa variety ng kawayan. Marami kasi tayong iba't ibang variety dito sa Pilipinas na ano, na bamboo. Yung kawayan, pwede nating gamiting datar. Tapos meron din silang tinatawag na kiling. Yung kiling naman, mabilis siyang dumami. Ang problema, madali siyang masira kasi binubukbok. Kaya hindi siya advisable gamitin sa mga kulungan. Ito yung ginagawa ko ngayon, na papanood ko lang din yan dati sa mga matatanda kapag gumagawa sila ng bahay. Kahit papano, yung pagiging mausisa ako na at saka pakialam meron nung bata ko ngayon, napapakinabangan ko na kasi. Dahil sa pag-uusisa ko nung bata ko, ngayon alam ko na kung anong gagawin pag gagawa ng ano, ng kulungan, bahay-bahayan ng alaga nating mga hayop.
So, ito lang muna ngayon yung natapos ko sa episode na to. Medyo mahaba-haba na rin kasi yung oras natin, kaya gagawa na lang tayo ng part 2. Ito kasing spaces na mga to, dyan magkakasya yung ulo ng kambing pero hindi magkakasya yung katawan nila. Saktong-sakto lang. Tapos ito naman yung parang datar ng lalagyan nila ng pagkain pagkahapon bago sila iwanan sa kulungan. Gusto ko na rin palang itake yung opportunity na to para magpasalamat sa mga nananatiling sumusubaybay sa ating mga video at magkita-kita po tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po.